yung ano, yung mga exchange namin ganoon. Na yung time pala na yon eh nag ano na siya struggling na siya for his life o wala na talaga siyang buhay. Nung at, kaya ano pero, kaya sab, kaya pero kinilabutan talaga kami. Kayo, di ba? Oo. Hindi malupit doon magka-text kayo. Oh, yun, oh, kaya kaya sabi kong ganoon, hindi ko talaga makakalimutan yung moment na yon. Tapos kung hindi lang nawala yung phone ko, hindi ko talaga binubura yung ano, yung conversation namin na yon. Sayang ano. Dahil kasi para up to now, it really ano, it really amazes me at the same time, mind-boggling talaga siya kasi wala akong explanation na na makita paano ko kakausapin yung tao na patay na pala. 'Di ba? Oh, it's so spooky. Spooky. Anyway, yes. Oh, oh. Maraming thank you Kuya Fer sa pag-share niya. Yes, anytime. Ayun. Meron ka bang gustong batiin? Batiin. Gusto ko lang batiin lahat ng mga nanonood sa iyo ngayon dito sa ano sa MOR sa live stream and then also sa ano sa mga tropa natin diyan sa Kumu. Ayun. Hi sa inyong lahat. Ayun. All right. And Sir Jess, kung nasan ka man ngayon Sir Jess, oo, ayun. Ma. Pakita hello, ka, Sir magparamdam Jess. Ka. Ayun lalo na si Chico dalawin mo. Oo nga, actually alam mo hindi. Oo nga no. Sana mapuntahan no, natin. Simula, alam mo, simula kasi ng ano, nung namatay siya, never talaga nagparamdam yun or even sa panaginip. Parang hindi siya nagpakita talaga. So ngayon, parang kahit magpakita siya sa akin anytime talaga, hindi ako matatakot. As in, ano, kakausapin kahit, ko pa. Speaking of Sir Jess, maidagdag ko na lang din. Itong conductor namin, guys, no, ako hindi ko naman din alam. Oh, I have no way of proving it. Pero pagka nagkakakwentuhan kami, no, outside the rehearsal, sinasabi niya na ano, kaya niyang mag nakakakita talaga siya. Nakakakita siya. Yes. Minsan niya naalala ko to no. Minsan nagre-rehearse tayo tapos nag-CR siya. Pagbalik niya, sinabi niya na meron isa sa inyo nagugustuhan nung nakita ko. Kausap daw niya sa CR. Si ano yun eh, si Ate Jessa yun. sinabi niya na may nagkakagusto sa kanya kasi ang ganda daw ng boses. Tapos yun, napagkwentuhan yun na ano, kaya parang hindi ko alam kung tama yun o chismis lang na kaya niya yata magbukas ng third eye, parang ganyan. Kasi na-explain niya na wag, yan yung bagay na wag niyong gagawin kasi mabubuang kayo, sabi niya. But anyway. Oo. Hindi lang yun, tsaka yung ano pa, yung eksena na ano, na bigla na lang titingin siya sa'yo tapos sasabihin niya sa'yo, huwag ka muna gagalaw. Masasangga mo siya. Yun. Ayun. May katabi ka. So, siyempre, ikaw naman, ikaw naman, siyempre, pag sinabihan yes. ka ng ganun, mapapaano ka, huh? Okay. Diba? Ayun. Kasi nga nakakakita siya. Oo. Correct. Kuya Fer, maraming thank you, ha? Thank you, maraming thank you din. Chicks. And sa inyo, guys. Thanks. Bye. Si Kuya Fer po, no? Yeah, 10:36. You're still with me. My name is Chico Martin. At ginagawa pa rin natin ang Halloween special ng SLR, the spooky edition. Let's move on with our next story na pinadala sa atin ni Jomel. At ito ang story niya. Kuya, meron akong story. So, di yun na nga. Nangyari ito sa dati kong call center na pinagtatrabahuan. Nangyari sa TL ko na kinuwento niya sa team. Isa itong call center sa kanto ng Ortigas. O, hulaan nyo na kung saan yun. Call center sa kanto ng Ortigas. Nung bago pa i-renovate yung loob ng building. Sa company namin, bawal pumasok ang mga bisita, lalo na mga bata. Yung dating layout ng building ay yung pantry sa may fourth floor ay may katabing sleeping quarters. Sa sleeping quarters namin, bawal pumasok ang babae sa panlalaking quarters. At ganun din naman sa pambabae ay bawal pumasok ang lalaki. Isang araw, yung madupang na TL namin
Madupang talaga. May galit sa TL. Yung madupang na TL namin, kakapasok pa lang, yung as in kaka-time in pa lang, ay kumain agad sa pantry. Pagkatapos ay nagpunta sa quarters. Sa quarters, double deck ang hingaan. Gawa sa kahoy, so pag may gumagalaw o pag may gumalaw sa taas o sa ibaba, ay malangit-ngit siya. Paghiga niya, gumalaw yung nakahiga sa taas. Tapos hinayaan niya lang. Maya-maya, ibinaba nung nasa taas ang mga paan niya. Sa gulat niya, ang nakita niya ay dalawang paan ng batang babae na nakapalda. At maya-maya ulit, ay biglang kumuya ko yung paan ng bata. At dahil kakalagin pa lang ng mga tao, ay mag-isa pa lang siya sa quarters dahil karamihan ay nagtatrabaho pa. Kaya ang ginawa niya ay dali-dali siya tumakbo pabalik ng production floor. Yun lang, madupang kasi siya. Sana natuto siya. Salamat kung mababasa. Spooky. Ew. Sabi dito ni ano, sabi ni Len sa Kumu, may kasama yun sa taas. Baka nga no, baka yung babae lang nakita niya, yung lalaki na andun din. Kumuya ako. Oo. Baka hindi nila alam na naandun ka. Kaya lang bata pa yun, di ba? Child abuse yun. Oo, langit-ngit ng papag pala. Title. Sabi ni Arnel, ang point niya lang talaga dyan, madupang siya. Oo, actually, no, inulit niya dalawang beses. Sabi ni Jonalyn, ba't laging bitin ang kwento? Hindi ko nga rin alam kung bakit gano'n. Sabi, walang more power. Wala. Walang sinabing more power dito. Pag wala, hindi ko sinasabi, hindi ko nilalagyan. Galit ba ako? Di naman. Ano yung madupang? Yung madupang madaya, ganyan. Diba? Ganun yun. Yeah. Kung meron kayong stories guys or may alam kayo na pwedeng mag-share ng story, no? Ipasend nyo lang or i-PM nyo lang sa akin, Kuya Chico, that's my Facebook page. K-U-Y-A-C-H-I-C-O, ha? Capital K sa Kuya, capital din yung unang letter C sa Chico. Okay? Our next story ay galing kay Meljoy. Ang sabi ni Meljoy, good evening, Kuya Chico. Magsishare po ako ng spooky story. Nakikinig po kami ng mga kapatid ko at lola ko. Sana mapili ang kwento ko. Ang kwento ko pong ito ay nangyari nung fourth year college ako. Nag-aaral sa Irist. Oy, hello po sa mga taga-Irist. 2017 or 2018. Nung panahon po na yon, sa bahay ng tito ko, na kapatid ni Papa, sa Mandaluyong kami umuuwi ng kapatid ko. Dahil mas malapit sa school namin. Ang bahay ng tito ko ay four-story. Sa first floor, makikita ang kitchen at dining area. Sa second floor, naandun ang TV. At doon kami natutulog, tabi-tabi kami matulog. Sa third floor naman po ay si Papa lang ang natutulog doon. Kaya hindi tinutulugan yung third floor dahil di pa tapos ginagawa pa ang tiles at maraming gamit. Ang fourth floor ay rooftop.
ang yaman naman pala nito, daming floor ng bahay. Sana all may fourth floor, may fifth floor. Anyway, isang gabi, nasa second floor, nakaupo ako sa sahig. Kausap ko si Tito na nangangumusta about sa pag-aaral. Sa likod ni Tito, makikita ang hagdanan at sa right side ko, makikita ang TV at CR. Sa left side ko, makikita ang malaking bintana. Habang nag-uusap kami ni Tito, nakita ko sa likod niya na may bumababa galing third floor papuntang ground floor. Pero nakapatay ang ilaw. Di ko nalang pinansin kasi baka ibang kamag-anak namin o nila tita. Nakipaglaro ako sa mga pinsan ko noon after noon. Bababa na ako. Tinignan ko yung third floor pero wala naman ilaw. Pagkababa ako sa ground floor, hinanap ko yung babae at di ko nakita. Tinanong ko sila Ate Maymay, Tito, Tita, Kuya Jose, Papa at si Ate Rosebeth na naandun kung sino yung bumaba sa third floor at kung may bumaba pa dito na babae na naka-violet na jacket. Sa itsura naman nila Ate Maymay, mukhang natigilan sila. Sabi ni Ate Maymay, wala namang bumaba at tayo-tayo lang ang nandito. Doon ako natigilan. Nagtataka na kami kung sino yun. Sinabi ko sa kanila ang itsura. Dinescribe ko sa kanila yung babae na naka-jacket na violet. Hanggang balikat ang buhok, yung mukha, hindi ko nakita. Doon ko na-realize na black lang ang nakita ko sa down part ng babae. Natatakot na ako noong mga panahon na yon. Umiyak na ako dahil ibang ninalang na pala yung nakita ko. Tapos doon na sila nagkwentuhan about sa mga nakakatakot nilang karanasan. Biro mo, Kuya Chico, fourth year college na po ako. Di ko inaasahan kahit gantong age ay makakakita pa ako. Dahil sa pangyayaring yon, doon ko napatunayan na may mga multo talaga. Ilang araw po akong hindi nakatulog ng maayos dahil at hindi po ako nakagawa ng plates ko. Umalis ako sa bahay nila Tito at tumira sa bahay ng auntie ko na malapit lang din sa bahay nila Tito. Yun lang po. Salamat, Kuya Chico. Spooky. Spooky. Oh. 10:46 ang tamang oras. Sabi dito ni Mel Corpus, baka jowa ni Tito niya yun. Yan na naman kayo. Alam niyo, ang dami niyong issue. Baka nga, no? Yung naka, at ang sosyal, ha? Naka-violet pa na jacket. Sa lahat ng multo, yun lang yung alam kong, yun lang yung narinig kong naka-violet na jacket. Sabi yun, black daw yung baba, kaya spooky. O diba? Nakita niya daw yung baba nung babae, black. Maitim. Yun yung spooky, no? Hello? Ilan po sa mga... Ewan ko ba dyan sa mga... Ay, nako.
Maraming salamat guys sa mga ano, mga nagsisend ng stars dyan at saka nagbabagsak sa Kumu. Thank you guys. At saka nagpapa-heart. Please keep on tapping the heart button and the react button. Maya-maya po no sa ending no. Ang last story natin ay pa-throwback story no. Na nire-request kagabi pa. Pero bago yan, actually parang yung mga story ngayon hindi masyadong mahahaba, no? Yun mamaya, mahaba yun. But anyway. Teka lang. Legit ba tong ano? Meron lang akong ida-download dito. Oh. Oh, eto na. Ang ating next story. Ay hindi ko alam kung kanino nang galing. Pero ang sabi niya ay ito. Spooky. I am a certified Lola's girl. As far as I can remember, si Lola lagi ang kasama ko ever since I was a little girl. Kapag sobrang busy ni mama at papa sa work. Naaalala ko na tuwing maaga aalis si mama at papa papuntang work, maya-maya lang inaandyan na si Lola at makikipaglaro siya sa akin. Hanggang oras na para kumain ako ng lunch. After ko mag-lunch at maligo, maglalaro na ulit kami ni Lola. Minsan, binabasahan niya ako ng storybooks para makatulog ako sa hapon. Bago magdilim, nagpapaalam na si Lola para umuwi. Madalas naman, after umalis ni Lola, dumadating na din sina Mama. Halos tuwing weekdays, ganon ang nangyayari. Pero one time, mga 9 years old ako noon. After namin magsimba, may nadinig ako na sinabi ni Papa kay Mama. Sabi niya at dinig na dinig ko ito. Handa ka na bang makita siya? Handa ka na bang harapin si Nanay? Naisip ko, siguro kaya hindi nagpapang-abot sa bahay sina Lola at sina Mama ay dahil may sama sila ng loob sa isa't isa. Matagal na panahon na ang lumipas, baka naman kaya mo na. Dagdag pa ni Papa. Sa loob-loob ko, siguro nga dapat nang magpatawaran sina Mama at Lola. Excited din ako kasi kahit minsan hindi ko pa na puntahan ang bahay ni Lola. Tuwang-tuwa ako habang nasa biyahe kami. Iniisip ko na kung anong mga jokes na naman ang sasabihin sa akin ni Lola at kung anong mga laro na naman ang lalaruin namin. Sa haba ng biyahe ay nakatulog ako. Nung ginising ako ni Mama, pinababa niya agad ako ng kotse. Pagbaba ko, nakita ko nasa malaking park kami. Maluwag at iilan lang ang tao doon. Naglakad-lakad kami at nagulat ako nang makakita ako ng mga puntod. Nasa sementeryo pala kami. After a while, tumigil kami sa isang puntod. Nakita ko doon sa lapida ang pangalan
ni Lola. Pati ang litrato niya na naandun din sa makintab na puntod na marmol. Naguluhan ako. Nagtanong ako kay Mama kung bakit naandun ang pangalan at picture ni Lola sa puntod. A few days ago lang, naglalaro pa kami. Nagulat si Mama sa sinabi ko. At ang sabi niya, "Anak, matagal nang patay ang Lola mo. Halos magto 2 years old ka pa lang nang namatay siya. Hindi natin siya dinadalaw dito dahil until recently, hindi ko pa matanggap na wala na nga siya." Spooky. Spooky. 6 more minutes before 11 in the PM. Next story ay nanggaling kay Nell. At ang sabi ni Nell, "Hi Kuya Chico, ako po si Nell. Ang aking kwento ay noong high school pa ako kasi mas intense dati ang paramdam sa akin noong teenager pa ako. Ang kwento ko noon sa attic ng bahay, mag-isa lang ako sa kwarto. Isang gabi, kalaliman ng tulog ko ay nakarinig ako ng kaluskos at ngit-ngit ng hagdan na alam kong may taong umakyat. Naalimpungatan ako, minulat ko ang mata ko at nakita kong may hugis taong halos anino na kaitim na nakatayo sa hagdan. Sa takot parang lumaki ang ulo ko at parang lumulutang ang pakiramdam ko. Dala ng takot siguro, di ako makagalaw, hindi ako makasigaw. Alam kong may gising pa sa baba noong gabing yon kasi lumiliwanag pa at tumutunog ang TV sa ibaba. Napapikit na lang ako. Nararamdaman ko, lumalapit siya hanggang sa parting uluhan ko na. Naramdaman kong dumungaw siya sa mukha ko. Papalapit ng papalapit. Di ko magawang sumigaw o gumalaw man lang kahit mga daliri ko. Nahirapan din akong huminga sa kaba. Sa isip ko, nagdasal ako kahit di ako makapag-sign of the cross. Di talaga ako pala dasal, hindi din pala simba, pero that time, si Lord lang ang malapitan ko, kaya todo dasal ko. Nagising na lang ako. Umaga na. Sa ngayon, nakaka-experience pa rin ako ng ganun, lalo na kung bago ako sa isang lugar or bahay. Hanggang dito na lang po. More power, Kuya Chicks. Spooky. It's so spooky. Naranasan nyo na ba yun, guys? Yung may ano, lumalapit sa may uluhan nyo. Ako minsan na rin akong, nagawa ko na rin yan yung napalapit ako sa may uluhan. Kasi ano, pag matutulog, di ba, pag tabi, gano'n. So, syempre, yung unan, ganyan, magkapantay pa. So, ganyan, pagka may mga group study kayo, di ba, gano'n naman yung ano eh, para magdidikit-dikit yung ano, magdidikit-dikit yung mga ulo nyo. Minsan magsasagi.
Totoo naman na pag malaki, 'di ba? Pag pag malikot kayo matulog, magkakasagian kayo ng mga ulo. Low po sa mga naka-experience niyan. Ano daw itsura ng ulo? Hindi ko alam. Dami niyong tanong diyan. Ay nako. Sabi dito. Ba't parang ang bastos, kuya? Anong bastos doon? Diba? Group sleep yung pinag-uusapan. Group sleep. What a term. Group sleep. Sabi ni Charlie, nagkauntugan ng ulo. O, diba? Naranasan yung revive. 2 minutes na lang at 11:00 na. Bilis na oras. It's so weird. Okay, sige. Basahin ko tong story na to, no, bago tayo mag-break muna para sa bago ka. Ano kayang song ang matutunghayan natin ngayon? Bago yan, ito na muna. Second to the last story na to, I believe. This one is from Christina. Spooky. Dear Kuya Chico, naway nasa maayos kang kalagayan habang binabasa mo itong paraang drama. Habang binabasa mo itong kwento ng katatukutan na naranasan ko. 9 years old ako noon. Isang gabi mga 10 p.m. na. May sakit ang kapatid kong 1-year-old na babae. Inutusan ako ng nanay ko na kumuha ng uling sa pwesto namin sa may kalsada at gagamitin sa paglalaga ng mainit na tubig. Meron kaming maliit na karinderya sa may kalsada samantalang ang bahay naman ay nasa papasok sa compound. So, daladala ko ang charger lamp dahil madilim ang daan palabas ng compound. At bago ka makalabas ng compound, may paliko na kanto na may tanim na malagong umbrella tree at fortune tree. Nakakapagtaka na kapag nakakarating ako doon, ay namamatay ang charger lamp. So umuwi ako kasi nga namatay yung ilaw. May 3 kaming charger lamp. Sinabi ko kay nanay na namatay yung ilaw, kaya kinuha ko ulit yung isa na maayos at yun na nga. Pagdating ko ulit doon sa kanto, namatay ulit. Natatakot na ako umuwi. Umuwi na ako na umiiyak. Sabi ko namatay ulit yung ilaw. Nagalit nanay ko. Ang sabi niya sa akin, kapag bumalik ka dito ng walang dalang uling, patutulugin kita sa may kanto na yan. Sa talaga namang nanadya, Kuya Chico, bumalik ulit ako doon. Pero namatay ulit yung charger lamp at wala akong magawa kundi pikit mata na tumuloy palabas ng compound. Namroblema ulit ako pabalik. Takot na takot ako pero nakauwi naman ako na maayos. Hindi pa dyan natatapos ang kwento. Pagtapos ng gabing yon, nagsimula ang nakakatakot na panaginip ko. Lagi ako nagsisisigaw habang ginigising ng nanay o mga kapatid ko. Sa panaginip ko, may mga anino na kumukuha sa akin. Sa may puno na yon, habang dumating yung time na yon, o hanggang dumating yung time na ayaw ko na matulog, na para akong addict noon kasi talagang hindi ako natutulog, nagtanong-tanong ang nanay ko sa albularyo hanggang naipayo nga na putulin ang mga puno sa may kanto ng compound
At ginawa nga nila yon ng daytime. Pinaputukan nila.